So we're 4-4. Oh yeah. Apat sa tiga apat sa atin pero mo play. Tama din. Let's go to the beach today. Hello mga Scotches, samahan niyo kami, punta kami ng dagat today. Yeah, kung nakikita niyo, nasa bus na kami sa ngayon. Ang daming tao sa bus, siksik kami, sobra. Ganito yung mga tao dito sa Holland. Kapag magandang weather, lahat gustong pumunta ng karagatan. Magpainit, magpaaraw, gustong kumuha ng vitamin D. Kasi nga naman, wala nga dibang araw for almost how many months. Kaya ngayon, kami, kasama kami, free kasi yung anak ko. Kaya pupunta din kami ng dagat. Kung nakikita nyo, nasa bus kami on the way to beach. Medyo mahaba-habang babiyahihin. Ito, to Miguel. Nag-stopover, may sumakay. Tuloy na naman kami ng biyahe. Ang plano namin, pupunta kami ng beach ng Kite Down, pero nag-text yung amiga ko, punta daw kami doon sa kabilang beach, skyvening in. Kaya sabi ko sana ko, dito muna tayo silip-sili, pero nagutom na kami, kaya pupunta kami ng restaurant muna, bago kami pupunta doon sa kabilang beach. Pero hindi pa din kasi siya nakakapunta dito, kaya papasya ko muna siya saglit, bago ako pupunta doon sa kami, doon sa kabila. Ayan, silip-silip kami. Dito yun, ganito yun dito, mga Scotches. Ano ba to? Paano ba mag-vlog? Andyan na, nandito na kami kumakain. Buiset, hindi ko alam kung alam ko. Paano ko yung story ito? Ano ba to? Tabako pala. Wait lang, ano ba sabihin ko? Ito, ito pala yung sauto soup. Really, sarap-sarap niya. Suriname yata yan o Yapons. Basta, pagkain dito sa Holland yan. Ang gustuhan ko siya kasi mura na, tapos busog na. May kanin pa, may soup pa, may tauge, may chili pa. Para yung sa anak ko, nagkuhan siya ng chicken. Ito yung sa anak ko pagkain. Kailangan niya kumain ng gulay. Tapos ito yung sa akin. May kanin, tapos soup, tapos may chicken. Sarap, di ba? Kailangan din kumain. Kasi pag walang pagkain ako, nako, huwag na huwag mo akong kausapin. Hindi to matino kausap. Tapos nang kain namin, sabi ko sa kanya, halika na, kain na tayo. Kasi nga, pupunta tayo ng kabilang beach at nandoon sila, tita mo. Doon kayo magkikita kasi mas maganda doon. Pero crowded kasi doon, kaya gusto ko muna, dito muna kami. Pero hindi pa tapos kasi dito yung mga building, kaya ayan. Silip-silip muna. Papakita ko din later kung ito na yung tapos ng kanila kasi busy dito sa construction. Lakad-lakad muna kami niyan. Ang hirap mag-voice over, no? Ano ba to? Paano ba itong gamitin ng voice na to? Ba't yung ibang gagaling nila mag-voice? Lakad-lakad muna kami. Eto, kung nakikita nyo, malapit na yung dagat. Tapos, mga paa lang yung pre-video ko kasi ayoko makita yung mga mukha nila. Kasi bawal ata yun. Pero hindi mo din maiwasan, nakikita mo din. Ah, tingnan mo yung motor! Tingnan nyo yung motor! Ang ganda, as in high-tech dito ang motor nila. I mean, tricycle, I mean. Hato, naglalaro muna kami ng anak ko bago kami sumakay ng bus kasi nga wala pa yung bus. Pinagtripan ko siya. 1, 2, 3. Subok mo. Kasi sabi ko, nagme-making memories ako kasi ang tagal kong nawala sa kanya. Uy, I mean is, hindi ko siya nakasama ng how many years kasi nga nagtrabaho ako far away from him. Tapos ngayon, kasama ko na siya. Siyempre, more on time sa kanya. Kahit sabihin, matagal kaming nagkwalay. Gusto ko may balik yung bonding namin ng maliit siya. Sakay na kami ngayon ng bus papunta sa kabilang beach. Sa skyvening yun. Ano ba ka mga ating biyahe?
Presensyahan nyo na yung mukha ko. Ganyan talaga yan. Origyan. Walang pinat, walang kwan. Yan, yan yung, magandang church or building dito. Peace Palace yung tawag dyan. Kami, medyo malamig-lamig pa that time eh. Ito kasi yung unang araw na unang 22 degrees. So wala. Kaya lahat ng tao gustong pumunta ng beach. Siyempre maaraw, diba? Iba yung impact ng araw sa amin dito, ha? Kung maaraw talaga. Ayan na. Picture-picture muna kami. Kasi nga, first time niya. First time ng anak ko, lagi ko siyang sinisave. Or gusto ko siyang may picture. Pero ayaw niya magpa-picture. Just me, yung garapon. Hindi ko alam ba't mga lalaki ganyan. Gusto isa-dalawa, tama na. Ito yung beach na sobrang popular sa mga tao, sa mga tourists. Ang dami-daming tao. Pag summer, oh my god, a lot. Dami-dami. Ito na nga. Hinahanap na namin yung aming kakatagpuin dito, si Tita Joy. Kasi nga, may anak din yun na babae. Magjo-join forces kami sa kakalaro. Maglaro yung dalawa, tapos kami magpasarap ng araw. Pero hindi ko alam kung nasang lupalop pa yun, kaya hanapin muna namin. Tune in lang kayo, ha? Wait. Ayan na nga, hindi namin makita yung aming hinahanap dito. Akala ko dito sa banda siya, pero doon pala sa kabila pumunta. Kaya lalakarin na namin ng kalayo-layo. Ito na nga, maglalakad. Hanapin namin kung saan yung dalawang magnanay. Ang ganda ng art nila, ha? Tingnan mo, ayaw ko, pero ganito yung mga building dito. Ginagawa nila ng art. Nakikita niyo. Dapat akala ko nandito kasi sila, kaya naglalakad kami dalawa ni anak papunta doon sa kabila kasi doon pala sila sa kabilang dulo. Kasi mas maganda naman talaga doon ng place. Ayun na, nagkita na kami. Naglaro na yung dalawa. Ayan na. Habang kami nagpapaaraw. Ang hirap magkaroon ng friend dito si Tutoy, si EJ, kasi nga iba-iba yung mga lahi. Tapos individual yung mga bata or kailangan mo ng appointment bago makipagkita or makipaglaro. So ngayon wala pa talaga siyang friends. Ito mo nakakilala. Mostly lalaki kasi nga iba yung target nila, diba? Iba yung mga gusto ng mga lalaki. Mostly pag free siya, bahay muna tapos punta sa labas. Or ite-text ko or makikipag-appointment ako dun sa aking basic kapitbahay. Kaya ito, nandito kami ngayon. Doon sila, naglalaro. Habang kami nagmamaritisan din. Ay, naka ang buhay dito sa Europe. Ang dami makarelate kasi nga, I'm not the only one living here as a Pilipina. Ay, nako, alam niyo na kung paano magpasaya. May araw lang, okay na kami. At may kanin. Char. Ayun na nga. Ang ganda ng view, no? Ganito yung buhay namin dito. Tingnan mo yung paan ang kasama ko. Nakita ko. Nagpapaaraw kami habang yung dalawa nagpapa... Yan, naglalaro. Ewan ko kung nasan sila. Nandun sa likod namin yan. Pero dito ko hinarap yung camera namin. Ang ganda ng view. Dito yung tambayan namin kapag magandang araw. Ang layo nito sa amin. Hindi yung malayo siya. Ganda.
farm. Ayan na, makikita niyo yung mga aso. May mga tao. Naglalakad, naglalaro yung mga aso. May mga bola. Kanya-kanya. Kanya-kanyang trip. Maaraw. Galaw-galaw ba? Ito na nga, dahil gutom na kami at hapon na rin, nagplano kami kumain dito na lang bago umuwi. Kasi nga, may sunset pa kaming hinihintay. At dahil, tingnan nyo, ang ganda no? Ang ganda ng view ng sky beningin. Ang popular nito sa mga tourists. Ito yung parang tourist spot nila na may beach, tapos pwede ka doon sa Ferris wheel na yun mag-zipline, tapos doon sa isa na yun pwede kang mag-jumping mula sa taas pababa. Ang ganda ng view, ang ganda pa ng araw. Dami pa rin tao. Anong oras na dito? Alas 7, alas 8 na ng gabi, pero ang araw ganyan pa din. Pero iba pa rin talaga yung beaches natin sa atin, kasi nga more on may puno. Ito, building. Wala silang puno. Ganyan lang talaga. Wow. Worldwide. Sa atin kasi iba. Andito na nga kami. Dumating na yung aming pagkain. Gutom. Nagpizza na lang kami. Tapos nagpros kami. Parang day off namin. See you next time sa aking balabalag. Pasensya nyo na, hindi pa sanay mag-storytelling. Ciao, thank you for watching. Bye-bye!